Hello everyone! Good morning sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay lagi kayong okay. Heto na naman ang inyong lingkod ng Herbalunas na si Ma'am Shia Ivy. Okay, for today's video, ang pag-uusapan natin is yung gamot na, ay, is yung herbal na nakakagamot sa skin lesion. Na simpleng skin lesion lang ha, muna. Okay. But before we proceed to our topic, so kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button. And if nagustuhan nyo ang ating topic for today's, okay, hit the like button and leave any comments. And don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated sa mga gagawin kong video. Okay, so patuloy tayo. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa isang mabangong herbal. Okay, siguro naman po, maraming nakakakilala nito. Ito po sa Pilipinas is kadalasang nakikita natin is kulay green lang po, di ba? Pero dito po is nakita ko dito sa ano ng amo ko po is meron pala siyang mga kulay violet. Okay, meron pala siyang iba-ibang klase. Pero lahat po sila ay basil. Okay? So, hindi ko pa na-try ito na ihalo sa pagkain. Pero sa Pilipinas, lagi talagang, lalo't lalo na po sa mga dabawin niyo po. Okay? Sa Davao Oriental po. Ginagamit laging panghalo po sa gulay upang pampawala po ng langsa ng mga isda o kung ano man yung malalangsang pagkain sa tinola po. Laging nilalagay po ito. Yung iba naman is ginagawa nilang design. Itong mga dahon po nito. Okay. So, ito po ay tinatawag po ito sa Mandaya po. Dabawin nyo. Taga Davao Oriental is tinatawag itong bawing. Okay? Bawing sa Kalagan. Basta dabawin nyo po, bawing tawag nito. At sa ano naman po, sa Bisaya po doon, is tinatawag nila itong mga sangig. Sangig po ang tawag nila nito. Okay? And sa Bisaya, sa Cebuano po, is tinatawag nila itong ibanag. Okay? Ibanag. And in Tagalog po, tinatawag po nila itong sulasi. Sulasi po daw ang tawag nito. Okay? Paano ba? Focus ba? Siguro naman maraming nakakakilala. Diba? Ang ganda. Pero alam nyo po, ginagamit din po ito ng family ko bilang ano, kung dito pa sa Saudi po is, diba, nagpapaaso po sila. Okay. So sa Pinas po, ginagamit po ito ng aking family bilang isa sa mga pangtaboy din po ng masasamang loob. Okay? Ang ginagawa po is naglalagay po ng mga apoy po, yung hindi yung nagliliyab na apoy, ha, yung sa uling po. Okay? Sa uling or ano man 'yan, basta may apoy. Okay? Nilalagay po itong ito. Ito po, ito yung ito. Kahit, pero yung nilalagay po nila is yung dry, hindi po yung ganito. Okay, pag nag-dry ito, nagiging brown. Okay, yung brown po is nilalagay doon sa apoy. At syempre, umuusok po. At yun, ang bango talaga, sobrang bango po. Isa po yun sa mga ginagamit na pantaboy. Okay, pero hindi po yun ang ibibigay ko sa inyong hindi po yun ang pag-uusapan natin. Kasi ang pag-uusapan natin is tungkol sa isang skin lesion. Okay, isang skin lesion na tinatawag nating kadalasan po problema. Lalo't lalo na po doon sa mga taong laging nangingisda. Okay, kadalasan ko pong napapansin ito is ang maraming affected sa mga mangingisda or doon po sa mga masyadong exposed po sa sun. Okay? Itong skin lesion na sakit na sa nagagamutin po nito is yung tinatawag natin, kung sa Bisaya po tinatawag po nila yung up-up. Okay, up-up. Ewan ko po sa Tagalog kung anong tawag nun. Okay, papakita ko na lang po yung picture nang sa ganun po malalaman ninyo kung ano pong tawag sa inyo nun. Okay, so in English po, tinatawag po siyang
English, tinatawag siyang pityriasis alba. Okay? In Bisaya, tinatawag siya, or Dabawinyo, tinatawag siyang up-up. Okay? So, marami naman pong iba-ibang gamot, okay, nalalaman, iba-ibang herbal na nalalaman. Pero yung natry at nakita ko, nasubok na po. Pero hindi ko natry sa marami po. Doon po sa nagsisimula pa lang, medyo mga isa, dalawa o tatlo pa lang siyang pityriasis alba na tumutubo. Meaning baby pa po siya. So, effective po talaga, nagagamot po siya. Okay, ang paraan lang po is napakasimple. Okay, okay, baka makalimutan niyo. Ito yung tinatawag na basil in English. Okay, so sa nakaraang video natin, may binabanggit tayong doong mga nagagamot po nito. Okay, but now is specific po yung ibibigay ko sa inyo. Pero doon nabanggit ko po is, gamot po siya sa mga skin disorder. So meaning, yung up-up is isa sa mga skin disorder in which hindi naman po siya matatawag na serious disease. Okay, wala naman po siyang problema. Okay, kundi ano lang po is, ang pangit po kasi tingnan. Okay, and nag-search po ako kung ano po yung mga causes niya. Anong causes po siya? Okay, hindi po na-determine kung ano pong causes ng pityriasis alba. Okay? So, pero po, kadalasan pong napapansin o na-o-observe is ang mga nagkakaroon lang po noon is yung mga taong exposed masyado sa sun. Okay? Lalong-lalo na po sa mga taong nangingisda, okay? Lahat, okay? Kadalasan, talagang, alam ko mapapansin nyo yan sa mga taong nangingisda. Siguro ang sinasabi lang po is, sa research is, exposure on the sun. And, marami naman pong exposed sa sun doon sa mga farm. Hindi naman po sila nagkakaroon ng ganun karami. Pero yung talagang taong maraming ganun is yung nasa yung mga mangingisda. Maybe siguro sa meron ding factors sa sea and sun exposure. Okay? Siguro merong factors na ganun. Okay? Kung ano yun, hindi natin tatalakayin at hindi ko kayang i-explain yun. Hindi ko alam yun. Okay? So, ang i-explain lang natin is, paano nga ba magagamot ang isang skin lesion na tinatawag in English pityriasis alba, and in Bisaya is tinatawag siyang up-up. Okay? Up-up. Okay. Simple lang po gamutin ang up-up. Okay? Ang gawin nyo lang po is kumuha kayo ng bawing, sangig, okay? O basil ba yan? Okay? Itong basil na ito. Bango. Okay? Maganda din to ilagay doon sa kwarto mo. Nagiging pabango din ito. Okay. So, ang gagawin nyo lang po is, yung bata pa po ha. Okay. Yung young basil pa po na, ang ibig ko sabihin is, may bulaklak na siya, at yung bulaklak is young pa. Meaning, medyo kulay green pa talaga siya. Okay. Yellow green pa nga yata. Okay. Kulay green or yellow green pa siya. Okay. So, kunin mo yung, itong bulaklak. Ito. Ito, kunin nyo po ito. Tapos, kunin nyo at ano tawag dyan? I-scratch nyo? Ano ba tawag dyan? Basta, pigain nyo po. And, pag lumabas po yung gata, pag lumabas po yung katas nito habang inaano mo po, ginaganon mo po, is i-apply mo doon sa affected area kung saan merong up-up or pityriasis alba. Kung saan meron doon mo po siya i-apply. Ang gagawin niyo po is, 'di ba may katas? So yung katas po is gagawin niyo pong ganyan. Okay. Lagyan niyo po ng force para po parang maano po sa loob ng doon sa affected area. Okay, hindi naman po siya masakit. Huwag po kayong matatakot, hindi po siya masakit. So ang gagawin niyo lang po is ganun. Ano ba? Kunyari, nandito po. Ang gagawin nyo lang po is gaganunin nyo lang po
i-push nyo po, nang sa ganun po is pumasok po yung katas niya po. And mag-stay po siya doon at mag-lip po siya. Okay, every morning and every bedtime po, gawin nyo po iyon. Okay? Ganun lang po siya kasimple hanggang sa mawala po siya. Okay? Madali lang po talaga ang paggamot noon. Okay? Hindi naman po kasi siya overlapping on your skin. Pantay po kasi yung up-up sa skin mo. Okay? Ang naano lang is nag-iiba yung kulay. Okay? So, ganun lang po kasimple. Okay? So, sana po nagustuhan nyo at sana po nakatulong ako sa inyo kahit sa simpleng paraan lang po. Mabawasan yung gasto nyo. Kahit ilang piso lang po mabawas sa bulsa nyo. Nakakabili po ng mga cream na gagamitin yung panggamot doon. Okay? Doon po sa mga mangingisda. Okay? Napakahalaga po ito. Huwag nyo pong kalilimutan. Okay? Marami naman po ito sa ating lugar. Okay, huwag niyong kalilimutan. Kadalasan naman po hinahalo natin ito sa sinabawang isda. Okay? So, huwag niyong kalilimutan again and again sa mga mangingisda. Huwag niyong kalilimutan i-apply sa inyong. Alam ko po kadalasan sa mangingisda, so wala po sa face. Ewan ko kung bakit nasa likod po kadalasan sa kanila yung marami. So, yun lang po ang gawin nyo, yung katas. Siguro, i-ganon nyo na lang. Gawin nyo lang pong panghilon. Okay? Every morning and night. At mawawala po. Iyon. Okay? Doon sa mga malala na, hindi naman siguro agad-agarang mawawala. Kasi malala na nga. Sobrang dami. Pero gawin nyo lang po every, at least mabawas-bawasan hanggang sa mawala lahat po. Okay? Yun lang po and maraming salamat. Sana po ay nakatulong ako kahit papaano po. Okay? And uulitin ko po sa mga bago pa lang po sa aking channel. Huwag na huwag nyo pong kalilimutan ang mag-subscribe po. Okay? Click the subscribe button and thumbs-up na rin po and leave you any comment. And important is, sinasabi ko lagi is, share the video para po tayo makatulong sa iba naman. Okay? Simpleng paraan na makakatulong tayo sa iba. Okay? Yun lang po and maraming, maraming, maraming salamat. Bye-bye!